Hey, what's up mga tropa peeps, mga katams? Magandang araw po sa inyo. Kung nanonood ka ngayon, maraming salamat po, no? At today's topic po, no? Paano po gumawa ng mga bumperless na FM chassis? Ito po mga Tamiya Mini 4-wheel drive FM chassis na bumperless, no? Hindi ko naman po siya sana iba bumperless. Kaso nga lang nangyari, nung nakarang race natin, nasira yung pinaka-screw niya rito sa harap. Yung pinakalagay na screw ng FRP natin, nasira siya. So tatapong ko na sana yung FM chassis, bigla naisip ko na pwede nga pala siya i-bumper. Bumperless, subukan natin bumperless. Kasi napapanood natin sa iba, binabumperless nila yung mga harapan nila. So FM chassis kasi bihira ka makakita ng mga FM chassis, yung mga na binabumperless, no? Para po sa mga hindi nakakalam, hindi po talaga binabumperless yung FM chassis kasi pasok naman siya sa sukat talaga at hindi mo siya i-bumperless na. Ako naman naisip ko lang para hindi ko na itapon yung chassis niya kasi sayang nga naman. Ginawa ko na lang ng paraan, no? Ngayon naisip ko baka pwedeng i-share sa inyo para malaman niyo na kung sakasakali magkaroon ng epekto yung mga FM chassis niya. Pwede pa natin gawan siya ng paraan na gawin natin yung bumperless, no? Sa episode na to, makikita nyo kung paano siyang ginawang bumperless. So, sana magustuhan nyo at makakuha kayo ng konting kaalaman lang naman mula sa akin na gusto ko ibahagi sa inyo. By the way nga pala, no? Ako nga pala si Freddy Sacopo, yan po ang buong pangalan ko. At maraming salamat po sa mga iba natin na nagsusubscribe ko at nagla-like po. So, kung nagustuhan mo itong episode na to, paki-like naman po, tsaka paki-subscribe, tsaka kayo na pong bahala kung gusto niyo i-share. Salamat po sa inyo kung nanonood ka. At sana po i-subscribe niyo yung channel natin. Marami pa po tayong video yung gagawin. At hindi ko naman po sinasabi napakahusay natin gumawa ng ganito. Meron lang tayong konting kaalaman na konting gusto natin ibahagi sa mga tropa natin, mga katams natin. Para naman po, syempre, malaman nila yung makakuha sila ng idea, no? Tinanong ko naman siya sa, ano, no, sa mga prestiyosong gumagawa ng race sa mga katams natin dyan. Tinanong ko kung pwede namang isali ito sa mga ganon. At tinanong ko siya sa Brickyard, sabi ng Brickyard, okay lang naman daw po na i-bumperless yung FM chassis. Kaya rin sa kanila daw po, hindi naman po daw nila inaalaw na yung mga broken chassis sa kanila. Diba, isasali mo siya ng broken chassis, hindi nila inaalaw yun. So, hindi natin siya pwede isali doon sa mga ganun. Pwede lang natin siya isali doon sa mga race na walang ganung rules. Marami naman ganung nagpaparace na wala namang ganung rules. So doon natin siya pwede isali, pero doon sa iba, talagang bawal daw talaga yung mga broken chassis. Kailangan kompleto yung chassis mo pag sinali mo sa kanya doon. Maganda naman po yun. Kaso nga lang ito, nagawa natin yung paraan para hindi natin tapon siya kasi sayang nga naman yung chassis. So, sana po magustuhan niyo yung episode na to. At sana po i-like niyo naman po at i-subscribe yung channel natin. No? Salamat po sa panonood niyo at ito na po yung video at sana po mag-enjoy kayo at matutunan niyo po. So guys, ito yung mga tools na gamit ko, no? Sa pagbabumperless ng aking Tamiya Mini 4-wheel drive FM chassis. Makikita po, meron po tayong throttle blade, tapos mga screw set, at ito nagari ng bakal. At ito po hexagonal turn buckle. Ito po yung pantanggal natin mga nut po. At ito po tawag dito, lighter. At ito pong kandila. Malalaman nyo po kung saan ko po ginagamit yung kandila at lighter na yun. Tapos, ito po yung tape measure na panukat natin at sandpaper. Yan po. At ito naman po yung mga items na gagamitin natin. Ito po yung FRP item number 15518. Ito po yung pinakabuo niya. Bali na ano ko na siya. Natanggal ko na siya. Gusto ko lang ipakita ko yung pakita sa inyo yung itsura niya sa mga di nakakaalam. Ito po yung itsura ng FRP rear brake stayset. Pag binili mo to, may kasama siyang sponge na pang brake. Kaya lang po. Ito ko sa inyo yung pang brake niya na sponge. Pag bumili ka niyan, may kasamang ganito. Ito. So, yan. May kasamang ganito pag bumili ka niyan.
At ito naman po yung FRP wide front plate pang pulley cowled po yan. Ano, item number 15472, ito po yun to. At ito po mga gamitin natin ng mga screw. Meron po siyang 10mm na screw at 9mm na screw. At mayroon po siyang may spacer at nut at 2mm na spacer siya ito. Ito po siya, 2mm. Makikita niyo yan, yan. 2mm spacer siya. So yan po mga gamitin natin para gumawa ng FM chassis na pulley cowled po. Ito po kasi yun. Ito yung FM chassis na nasira. So gagawin natin siyang bumperless. Yung mga di nakakalam, ito po yung pinaka bumper niya ito. Kaya tinawag siya na bumperless kasi pag tinanggal natin siya, ito, wala na siyang bumper. Kaya ito po yung tinatawag na bumperless. Ito yung FM chassis, sarap yung pinaka motor niya sa mga di nakakaalam, no. Ang gagawin natin, kakat natin ito sa magkabilaan. So, teka lang po, stay tuned po kayo. So mga katams, ito po yung ano niya, yung chassis niya. Ang gagawin natin, ikakat natin ito, no, magkabilaan. Gamitin natin itong cutter. Ito po. Kakat natin siyang pag ganun. Cutter lang po gamitin natin sa kanya. So ngayon mga katams, naputol ko na siya. Ginamit ko yung cutter blade na to. Ito yung itsura niya. Yan. Nakikita nyo, bumperless na siya. Ang itsura nyo. Bumperless. Ginabitan ko na rin ng mga ano, ng mga gulong para tsaka makina para makita niyo. Ito yung pinakamakina sa mga hindi nakakalam sa mga bumperless. Ngayon ginawa ko para mabilis tayo. Binutasan ko na rin siya. Nagkamali pa nga sa ibang butas niya. Ito yung ginamit yung pambutas sa kanya para mga nakakalam. Ito, kandila siya. Itong kandila is ang gagawin ko, ang ginawa ko, nindihan ko siya. Ito lang. Kasi wala naman akong ano, makikita nyo, no? Wala naman akong kasing mga tools na high-tech. Ginawa ko sa kanya. Sinindihan ko siya. Tapos, kumuha ko ng mga screw ko rito na pinapainit ko lang sa kanya, eh. Ginagawa ko ganito. Kuha ko ng hawakan. Pinapainit ko kasi nga plastic naman siya, di ba? So pwede natin siyang hawakan, no. Gagawin natin ganun, papainit natin siya. Pag na mainit na mainit na, ito ginagawa ko pambutas dito sa mga chassis ko, no. Yung bubutas yung ganyan. Ayun, makikita niyo bubutas siya. Yan. Yan ang ginagawa ko para mabutas siya, para malagay natin yung mga screw. Kasi wala naman akong drill screw na pang-drill na maliit. Yung ginagawa ko sa kanya, binubutasan ko siya. Kung saan ko siya ilalagay, binubutasan ko ng ganoon para mailagay ko yung mga screw dito sa FM chassis natin. Para mabilis tayo, kinabit ko na yung mga gulong kasi masyadong haba yung natin pag hindi ko siya kinabit kaagad. So ito lang gamit ko, itong mga screw na to. Itong mga ginamit ko, napanood nyo yung nakarang video, paggawa ng stabilizer headset, ito lang din gamit ko. Ito lang yung mga gamit ko. So ayan, ngayon, patayin na natin, ha. Ngayon, ngayon mga katas, mga katropo tips, ito naman ay FRP, papakita ko sa inyo paano ko siya pinutol. Ito naman po gamit ko, itong lagaring bakal. Kasi wala naman akong yung pang high tech nga. Ito lang mga gamit ko, nakikita ko lang sa bahay. Bali yung nilagari ko lang siya dito, hanggang sa maputol siya. Ito lang gamit ko. Ito lang kasi pamputol ko sa mga ganitong mga FRP. Hindi, wala akong mga tools na high tech, no. Tapos, ginawa ko na naputol na siya. Gumawa ko ng pang-isis. Ito pang-isis na to. Inisis ko siya rito. Para medyo mano siya. Mag-slide siya para pag dinikit natin sa FM chassis, okay na siya, no. Inisis ko lang siya dito. Ngayon, pati itong FM chassis, inisis ko lang din dito. Para gumanda siya. Yung mga butas niya, medyo umano. Misis ko lang din siya. Yan lang po gamit natin.
ito. Pag wala kayong mga ano, pag med, ito medyo mura-mura lang din 'to pag binili mo sa hardware 'to. Pag wala kang mga pamputol ng mga ipapa, ito gamitin mo. Kasi madali rin naman siya maputol. So ito lang po gamit 'to, no. So ngayon, papaito ko sa inyo po paano ko siya bubuuin dito sa FM chassis natin. Papakita ko po ngayon, no. So guys, ngayon bubuuin natin siya. Ang gagawin natin, itong ano, lagyan natin sa ilalim. Yan. Ganyan ang gagawin natin. May butas na siya eh. So, gamitin natin itong 9mm na screw. Lagyan natin sa ilalim. Yan lang siya. Yan. Gamit ko to. Yan lang din naman yung ano natin. Pumitin natin tong ano. Screw. Yan. Ganyan lang naman siya. Pasok lang natin siya. Yun. Ito yung 9mm dyan na dinalagay. Tapos, sunod yung 10mm naman, no. Itong 10mm. Ito. Ito naman ikakabit natin dito sa kabila. Screw natin siya. Kabilaan. Ganyan naman. Parang isa-sandwich natin siya, kabilaan. Para tumibay yung bumper niya. I-screw natin siya, kabilaan. Yan, di ba? Yan, nakabit na natin dito, no? Tapos ito naman, yung kabila. Ito, itatakip naman natin siya dito, no? Dito pa ganyan. Bali, may suporta siya, gaganyan siya. Para titibay siya yung ganyan. Ganyan gagawin natin, no. Teka. Kuha tayo na spacer. Para kumapit siya doon. Para kumapit. Lagyan natin spacer siya. Para kumapit. Tapos, lagyan natin nut. Kaya nilagyan ko. Kaya ito, nilagyan ko ng ano, ng siwang dito, kung makikita niyo may siwang, di ba? May siwang siya. Kaya ako siya nilagyan para kumapit yung nut doon dito pag nilagay natin siya dito. Pag nilagay natin siya dito, kakapit siya, ayan. Diyan oh, kasi yung tornilyo ayan. Ito kasi yung tornilyo, kakapit siya diyan. Lalagyan natin siya ng nut. Di ba? Ganun siya. Pause ko na po kasi masyadong ano, pakita ko na lang sa inyo yung katapusan para masyado mahaba yung video natin pag hindi natin popos, no. So guys, nakabit ko na siya. Nilagyan ko na siya ng screw. Bali, ito yung itsura niya. Ito kasi yung ang ginawa ko, nandun sa gitna yung pinaka ano niya, bumper niya, na bumperless natin. Ginawa natin siya sandwich. Kinabilaan natin yung FRP. Dito yung kabila. Dito naman isa. Tapos in-screw natin siya, no. Ito. Dalawa po yung mga screw yung ginamit natin sa nagyan natin spacer siya. May spacer siya doon sa loob. Kung makikita nyo, yun po yung spacer niya. Ayan, kung makikita nyo, nandun po sa loob yung spacer niya. Nilagyan po natin siya yung spacer na 2mm doon sa loob. Tsaka dito sa kabila, no. Tapos nilagyan natin nut. Tapos nilagyan natin spacer na manipis dito. Tapos isa na namang nut. Para pag kinabit natin to, may pagka-down thrust ang dating niya. Kakabit natin siya. Pakita po, kakabit natin siya ngayon, no. Bali, ganyan magiging forma niya. Ganyan na magiging forma niya. So ngayon mga katoms, naisip ko lang, no.
Gusto ko sana ano maging pare-pare si team siya. Meron pa lang itim dito na screw. To. Itim na screw ko nabili ko dati sa Brickyard. Gusto ko palitan siya para maging ano, palitan yung mga screw dito. Para mag-match sa kulay ng FRP. Ito yung mga screw na ipapalit natin. Tapos para tumibay yung pinakakabitan niya rito, idadagdag ko itong naputol ko na FRP na to. Dadagdag ko siya, ilalagay ko rito. Para medyo tumibay-tibay siya, no? Yung kumapit yung pinaka FRP niya sa pinaka bumper niya, diyan. Kakabit natin siya diyan. Ang gagawin natin muna, isisin natin, no? Isisin natin siya para pumantay siya. Ayan, ganyan, no? Kasi madali lang yung ano eh, yan. Para pumantay lang siya. Konting isis na ganun. Para lang numipis siya. Para numipis ng konti. Yan, okay na siya. Konti pa para pumantay. Yan, okay na siya. Ito namang isa. Kita ko lang kasi yung reserva ko para tumibay yung pagkakapit niya. Dadagdag ko siya, pampatibay dito. Kakabit natin siya dyan. Tanggalin natin yung mga screw, papalitan natin ng itim para mas bumagay siya. Isin muna natin to. Para numipis siya at saka yan. Ayan, hindi siya masyado makapal. Mga pinutol ko kasi doon dati sa mga FRP ko. Naisip ko lang ngayon para panibay-tibay naman yung kapit niya. Kapit dito, lalagyan natin siya nito. Bukod sa spacer, lalagyan natin ito. So, kakabit ko siya mamaya. Kakabit ko siya, di ko na bibidyo kasi mahaba lang tayo. Para makita nyo lang, no? Kaya stay tuned lang po, no? So guys, nakabit na natin siya, no? Yung mga FRP niya tsaka yung mga screw na pinalitan ko siya itim yan. Ito na siya. Kabit na natin siya. Ito. Nalagyan na natin yung mga nuts. So tapos na tayo sa bumper niya. Na kabit na natin yung bumper niya. Maganda naman pagkakabit natin matibay. Yan. Ayan siya. Yan. Pinakapit natin siya doon. Bali, yung pinakagitna niya, sinandwich natin siya pag ganyan. Makikita niyo, ayan. Ganyan, oh. Ayan siya. Pinatibay natin siya rito. Nilagyan natin siya ng mga nut na mga itim. Itong mga nut na itim, tsaka itong screw. Itong mga screw, pinagitnaan natin siya para kakulay ng FRP. So, ang gagawin ko na lang, ilalagay ko itong mga roller niya. Ito dito, para makita niya mamaya, no. Hindi ko na siya bibidyo, pero mamaya pakita ko sa inyo paano ko nailagay siya anina. Salamat po. So guys, kabit na natin yung mga roller. Nilagyan ko siya ng bearing dito sa ilalim. Saka dito. Ngayon, kakabit na lang natin itong door aluminum niya. Sa dito. Bawa tayo ng nagayin niya sa ilalim. Ito kasi bagay sa kanya eh. Ilagay. Yan. Sabay nut. Nagitay nut. Pag maglalagay ka nito, kailangan higpitan mo para hindi gumalaw yung pinaka ano niya. Screw niya. Mahalaga kasi ito eh. Sa mga di nakakalam, ito kasi yung babangga sa pinaka racetrack. Yung babangga niyan. Pinaka roller nito. Oop. Teka. Tanggal. Tanggal yung ano niya. Oop, pasok natin siya. Ito yung pinaka bearing yan. May bearing din po yan sa mga di nakakalam. No? Ito yung pantakip niya. Yan. Pantakip niya yan. Lagyan din natin siya na nut. Wala na tayong itim na nut eh. Nauubos na. Ito na lang.
Iigpitan din natin mga katams, mga katropa pips yung lagay natin para hindi siya tanggal. Yan, gamitan na siya hexagonal turnbuckle. Ito mga ganito mga tools. Ito mga high-tech na tools eh. Binili ko ito dati. Lazada, mga high-tech na tools talaga. Ang higpit ng mga nuts, yung mga hindi nakakalam, no. Kailangan kasi pag nagtamilya ka rin, meron ka rin mga talagang tools na gagamitin, no. Mga hindi nakakalam. Tapos, lalagyan natin takip yung pinaka-nut niya para hindi kita. Gawa tayo ng, ito yung galing din sa gulong na pwede rin natin gawin stabilizer. Pero ako ginawa ko siya para, parang ball cap na rin. Ito, parang ball cap siya. Lagay ko siya dito. Para hindi kita yung pinaka-screw niya. Yan. Lagay ko pa isa. Yan. Tapos, meron pa akong isa. Lalagay ko rin yan. Ito naman. Para lang hindi kita yung ano niya. Hindi kita tong mahabang screw na yan. Tatakpan natin ng ganito. Galing din to sa gulong. Pinagagawa ko. Pinagtatanggal ko siya. Para lang hindi kita siya. Yan. May takip na siya, di ba? Tapos, kailangan medyo naka-slide siya. Kung nakikita niya naka-slide. Yung pagkakalagay ko ng FRP niya. Naka-slide siya. Nakapatong siya dito sa yan. Dito sa... para medyo naka-slide siya. Yan. Makikita niyo siya, yan. Para siya naka-down truss. Naka-down truss siya. Kasi mas maganda kasi naka-down truss yung pinaka-roller mo. Para pag tumama sa racetrack. Maganda yung pagkaka-ano niya. Hindi siya titilapon bigla. Kaya kailangan medyo naka-down truss yung pinaka-FRP natin. Ayan o, kung makikita niyo yan o. Down truss siya. Medyo naka-slide siya. Para absorb niya yung shock ng racetrack. Ayan, makikita niyo siya. Ayan. Sa mga di nakakalan, talagang bawal to. Bawal lagyan pa ng isang ano, ng bearing na to. Bawal. Sa kung sasali ka sa mga ibang ano, ibang race. Bawal talaga, kailangan isa lang. Bawal nilalagyan ng ano. Nilagyan ko lang siya kasi sasali ko naman siya sa mga hindi bawal, yung hindi namang bawal na rules. Yung mga iba kasi bawal talaga siya. Kailangan dalawa lang yung roller mo. Ito kasi nilagyan ko lang. Additional lang siya. Kasi hindi ko naman siya isasali sa mga big race na talagang bawal siya. No? So, ito siya. Okay na po yung ano natin, yung bumperless na FM chassis natin. Lalagyan na lang natin siyang cover na ganito. Dito. Hindi ko na po papakita. Papakita ko na lang po sa inyo yung mama yung pinali niya. No? Pero okay na po ito. Yung pinaka-bumper natin. Okay na po yan. So guys, natapos na natin siya, na setup na natin siya. No? Ito na yung finishing product na nagawa natin. No? Ang ating bumperless na FM chassis. Tamiya Mini 4-Wheel Drive FM chassis bumperless. Ito na po siya. Finished product natin. So sana mga katams, no, may nakuha kayong konti lang naman na idea na yung mga FM chassis natin na huwag natin yan na itapon, no, no? Huwag na sira na yung pinaka bumper niya. Pwede pa natin siyang gawa ng paraan. Kaya sa iba, hindi talaga siya chassis. So tayo nagawa lang natin siya ng paraan. So sana nakakuha kayo ng idea sa akin. Hindi ko naman sinasabi na marunong tayo at napakahusay natin gumawa ng ganito. Meron lang tayong konting kaalaman na binabahagi natin sa mga katams natin, sa mga tropa pips natin. So sana nakapulutan nyo ng konting kaalaman at maraming salamat po sa panonood nyo at God bless po sa atin lahat.